love. So, another product na gusto kong i-review at sabay-sabay natin siyang subukan. So, this is my first impression review. Actually, nakita ko to sa online, sa Facebook or TikTok or anywhere na nagsasabi na ito yung isa sa mga Japan products na dapat natin i-try. So, as a usual routine, ipre-prepare natin tong Yankee na candle natin na pure cotton. So, gustong-gusto ko to. Nare-relax ako habang ginagawa ko yung skincare ko. So, okay. So, papakita ko na sa inyo kung ano yung product na sinasabi ko. These two product na ngayon is itatry ko na. So, bumili ako nito. Matagal ko na itong nakita actually. Matagal ko na itong nakikita at gusto ko talaga natin and must try na product kapag napupunta ka ng mga Japan na store. So, sa mga nagbabakasyon sa Japan, ito hindi nila nakakalimutan. Itong brand na to is Hada Labo. Tama ba? Yeah, Hada Labo. So, hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko, pero iyon. Ito yon. So, susubukan natin. So, dalawang product lang nabili ko kasi medyo may kamahalan siya. Unang-una, itatry natin itong. Tapos, ang hirap lang kasi sa kanya dito is yung mga nakasulat sa kanya, yung mga information sa kanya is mostly Japanese. So, gaya dito, pero nilagyan nila ng sticker na ganito, which is, mababasa mo siya in English. So, ito, unahin natin is, sorry. So, akala ko ito yung toner, hindi pala. So, ito yung toner. Triple exfoliation plus pore tightening. So, marami ako dito, open pores, and then kailangan natin ng triple exfoliation and then brightening daw siya. So, ipipeel off niya yung mga dead skin, salicylic acid, PHA, lactobionic acid to gently polish away dull and rough skin, prevent clogged pores and enhance skincare absorption. Siyang brightening, meron siyang niacinamide. So, kung saan ko man nakukuha yung idea na ito, na for example, yung niacinamide, glycolic acid, salicylic acid, lahat noon na nilagay ko sa sabon na pinagawa ko, nakuha ko lahat yon dito. So, lahat ng content ng mga skincare na tinry ko, which is nag-work sa akin, and then nagiging top sale sila na content ng mga skincare products, kaya nag-decide ako na ilagay yun sa sabon ko. Sad to say, wala pa talaga akong on-hand na sabon ko, pero sa lahat ng bumili ng sabon na yun, thank you so much talaga. Hindi kayo magsisisi doon kasi lahat ng actives noon is proven, tested sa Asian skin na pwedeng-pwede yun. So ito, balik tayo dito sa product, Hada Labo Mild Peeling Lotion. So, and then the other one is itong Premium Shirojun Premium. So, ito siya. Ito naman is Moist Whitening Lotion. So, direction niya. So, ito yung ginagalagay sa palm and then pinapat. So, ito talaga yung toner. Instruction naman niya is ilalagay daw sa cotton. So, ayan. So, i-open natin para malaman natin kung ano yung first experience natin dito sa Hada Labo. So, sobrang sealed talaga siya. Always check the expiration. 2026, May 2026. So, sa sobrang sealed niya, hindi ko alam kung paano ko siya buksan. So, wait lang. So, ayan, nabuksan ko na. Ito na yung packaging niya. So, the instruction is, so, basahin ko yung instruction niya. After cleansing, lalagay daw yung sufficient amount sa cotton pads. So, natin, tingnan natin yung kanyang consistency at saka syempre yung amoy niya. So, ito na. Sa packaging, sobrang ganda ng packaging niya. Sa print niya, sobrang linaw. And then, kahit na naka naka-Japanese siya na instructions, meron silang nilagay dito na English. So, ayan. So, para hindi ka ma-confuse, always mo basahin yung kanyang instruction. Kasi, mako-confuse ka kung nilalagay lang ba sa palm o kailangang ilagay sa cotton pad. So, ito instruction niya, ilalagay sa cotton pad. So, sa amoy naman, dali lang, hindi ko maamoy. Parang wala siyang amoy. So, mild peeling lotion lang talaga siya. So, parang wala talaga siyang amoy. So, parang hindi ka matatakot na gamitin siya kahit naka-triple acid siya. May AHA, PHA, at saka BHA. So, ayan, nilalagay natin muna sa isang pad. Ayan. So, yung consistency niya is parang tubig lang siya. Parang micellar water, ganun. And then, up. From amoy to consistency hanggang sa lumapat siya sa pisngi mo, parang wala lang talaga. So parang kapag binasa mo siya, parang makita mo yung word na peeling. Peeling, parang matatakot ka, pero wala siyang effect ng peeling, ng parang nagsisting, wala siyang ganun. So safe siya.
Pero mapifeel mo naman na nalilinis talaga yung pisngi mo. So sa sobrang mild niya, mag-uulit tayo isa pa. Kahit na medyo may kamahalan siya. So parang nabili ko to ata $21. So pagkano yun sa peso? Parang 800 pesos. Diba? Kapag may 100 pesos ka lang sa Pilipinas, may ano ka na, may toner ka na na mura. Pero ito, ayan, 800 siya. So tignan natin kung maganda talaga siya. Ayan. So another one, kasi sobrang mild niya. Isa pa. Dami-dami ba naman ang product na nilalabas sa online or kahit saan man social media na platforms, parang maano ka, malulula ka kung saan yung itatry mo. Pero syempre ipipiliin mo naman yung itatry mo. Huwag mong itatry yung mga hindi naman subok. Pero ito, Japan products kasi to. So, tested and proven naman na kapag Japan, maganda talaga. So, ayun. And then, after nun, walang dumi naman yung pisngi ko kasi nag-double cleansing ako. Inubos ko yung Beauty of Joseon na cleansing oil. Inubos ko na talaga siya. And then, wala na akong cleansing oil. So, baka ito na lang yung gagamitin ko. So far, parang okay naman siya. And then, another one, ito. Yung isa is itong kanilang premium Shearer June. Hindi ko lang kung tama na naman pa-pronounce ko. Moist Whitening Lotion. So, lotion na naman yung term nila. Ito, lotion din yung term niya, pero toner siya. Ito, lotion din. Pero sabi daw, may nakita ko, sabi daw, yung lotion na term daw minsan is, sinasabi nila is serum. So, tingnan natin kung consistency niya is parang serum din. So, expiration, same din naman, 2026. So, ito, mas maigi pa to. Meron siyang instruction kung saan mong ipipil. Kasi yung isa parang wala. So, nahirapan ako kanina mag-peel. And then, 170 ml siya. Ito naman is nasa $20. So, parang 800 din. Ganun. Pero may discount to. May sale to sa store na binilan ko. So, ito naman, yung Hada Labo na isa na to is kulay dark. Parang darker yung pagka-blue niya. So, instructions naman nito is use twice a day face wash. After face wash, so apply on a clean palm and gently pat on the entire face until thoroughly absorb, avoid from direct sunlight. So, ibig sabihin, dahil may peeling siya, naman natin ma-avoid talaga na mag tayo sa init or minsan talaga ma-expose tayo sa init. Kaya nga meron tayong sunscreen, sunblock. So, marami akong sunblock sa sobra kong collect, nakahanap na kung anong sunblock yung pwede sa akin. Hindi ko lang alam ha, hindi ko sure, mga 5 or 6 na to na sunblock na try ko. So, susunod, gagawin ko siya ng review ng sabay-sabay para makita ninyo. And then, ito, meron siyang hyaluronic, tranexamic acid, meron siyang vitamin E, hyaserine, ayun. So, mga kilala ko lang binasa ko. So, ito, may nakalagay dito, made in Japan, and then most ng mga nakasulat dito is Japanese, pero meron silang sticker na nilagay para may English instruction. So, ito naman, same lang naman sila, ayan. So, packaging, sobrang ganda. So, hindi siya yung, gaya nito, nung nambusin, malambot. So, mayuyupi mo siya. Ito naman is, matigas siya. So, hindi siya nayuyupi. And then, kapag sa ganito, hindi naman siya nalilik. So, sa amoy naman, tingnan natin yung consistency niya. Oh, tama. So, ito, serum talaga to. Yung term nila is lotion, pero yung consistency niya is yan, serum. So, parang mildly thick siya, ganun. Then, itong Hada Labo na premium serum nila, pero term nila is lotion. So, ilalagay natin dito sa kamay daw, pam, ayan. Wala namang instruction na i-shake siya before gamitin. For the amoy, wala talaga siyang amoy. So, literal na wala silang nilagay na fragrance dito. So, plus points yun sa skincare. Kasi, kailangan talaga rin, pag sobrang mild siya, lalong-lalo na ito, may mga BHA, PHA, AHA. So, kailangan talaga, as much as possible, magbawas ng mga content niya or mga actives niya na makaka-cause ng harsh sa ating skin. So, gaya ng iba. May iba kasi na sobrang sensitive ng skin nila. Kahit nung fragrance na nilagay doon, isa yun sa mga nagko-cause na kanilang namumula yung pisngi nila. Pero ito, wala talaga siyang amoy. So, yun. So, okay lang yun. Kesa naman merong iba na merong amoy na hindi mo naman bet. At least ito, safe naman. So, ayan. So, ilalagay mo siya sa face mo. Ganon. Tapos, itatap mo lang daw. Yan. So, hayaan mong i-absorb siya ng face mo. So, muna try ko na yung SK2, ganun. So, parang wag na kayong mag-abang kasi hindi ko afford yun. Sobrang mahal nun. Nakita ko yung isang set niya, parang nasa $500. So, parang 20,000 siya sa isang set niya. So, hindi kaya. So, eto lang yung nakita kong alternative na parang same siya. Yun kasi para may pitera, ganun-ganun, may mga
Genoptics, ganun-ganun. So, hindi ko alam kung Japan din yun. So, ito, baka naman mag-same effect lang naman sila. Ayun. So, tap-tap mo lang daw siya hanggang ma-absorb ng iyong skin. So, babalitaan ko na lang kayo. So, yan naman palagi yung ginagawa ko. Kapag naubos ko yung product, tapos sasabihin ko naman sa inyo kung have or wale siya. So, sa ngayon, wag muna kayong hindi ko muna siya ire-recommend talaga. Kasi hindi ko pa alam kung ano yung effect niya. So far yun lang. And then after nito, kasi wala akong cream ng Hada Labo. Meron silang cream pero sobrang mahal. $45 ata yun. So hindi na ako bumili. So balik tayo sa Garnier. So ito na lang yung gagamitin ko after nun. So hindi ko na kailangan pakita kasi na parang na-vlog ko na rin naman to about dito. So ito, Hada Labo. So sa mga gustong mag-try nito at nag-iisip pa kung gusto ba nilang itry, kung ano ba, baka masakit sa pisngi or ano. Wala siyang effect. Parang tubig lang siya. Parang micellar lang siya yung toner niya. And then itong cream niya, ito ngayon, yung serum niya, ito, parang nafe-feel ko na natutuyo siya, inaabsorb talaga ng skin mo. And then parang namo-moisturize talaga yung skin mo. Parang aloe vera siya. Ganon. So, ayun lang guys. Thank you so much for watching.